Bumanat ang dating spokesperson ng dating Presidenteng Noynoy Aquino na si Edwin Lacerda patungkol sa emergence ng community pantry at pilit na iginiit ang ugnayan nito sa leadership ng gobyerno ngayong panahon ng pandemya. Ayon sa tweet ni Edwin Lacerda, "The emergence of community pantry is a blunt rejection of autocratic leadership. Ako ang bahala sa inyo has lost its potency." Dagdag pa niya na what has worked for some time are small deeds powered by volunteerism and donations. Community pantry and Lenny Lugaw are obvious examples. Essential pala, ito ang laman ng tweet ni Edwin Lacerda noong April 18. Tila marami na rin ang mga dating may kaugnayan sa nakaraang administrasyon at sa Liberal Party na nagpahayag ng kanilang opinyon tungkol sa community pantry at iniugnay ito sa naging performance ng gobyerno ngayong panahon ng pandemya. At dahil tila nagkakaroon na ng kulay politika itong mga community pantry sa Metro Manila ay sinupalpal ng Facebook page na Luminous ni Natrexic Cruz Angeles at Amid Paglinawan. Ito naging pahayag ng dating spokesperson ng dating Presidenteng Noynoy Aquino na si Edwin Lacerda. Ayon sa Facebook page ay sus, halata naman kayo masyado at hindi urig. Yang argumento na yan, sinabi rin yan tungkol sa paglaganap ng mga NGO. People were saying kaya grabing dami ng NGO dito sa Pinas dahil failed daw ang gobyerno sa pag-provide ng mga basic services. Dagdag pa nila, alam nyo kung kailan sinabi yan? Nung bumusilak ang mga NGO. Alam nyo kung sino presidente noon? Cory Aquino. Alam na. Sa ating palagay ang nais na ipahatid ng Facebook post na ito ng Luminous ni na Attorney Trixie Angeles at Amid Paglinawan na kung hindi naging matagumpay ang gobyerno sa kasalukuyan sa pagresolba o sa pagbigay ng mga solusyon sa pandemya, kung kaya lumalabas o dumarami itong mga community pantry sa Metro Manila at ibang karating probinsya. Kung yun po ang naging basihan at dahilan ng failure ng gobyernong ito, ibig sabihin naging failure din ang gobyerno ng dating Pangulong Cory Aquino. Dahil sa kanyang panahon, bumusilak at lubos na dumami ang bilang ng mga NGO sa bansa. Isa lang ang dapat na maging malinaw dito, mga kamaster. Kung ang isang gawain ay nakakatulong naman sa kapwa, yun po ay dapat na sana suportahan at maipagpatuloy at sana ay iwasan na mabigyan ng kulay politika ang anumang voluntaryong ginagawa ng mga mamamayan para makatulong sa kapwa. Yun po ang pinaka-importante na mangyayari, especially sa ngayon kung kailan ay talaga pong alam nating naghihirap ang gobyerno sa paghahanap ng pondo para matustusan ang pangangailangan ng lahat ng mga apektadong mamamayan. Dahil kung talaga naman pong gawin nating compulsory sa gobyerno na suportahan ang lahat, ay ibig sabihin nun, mahigit 100 milyong Pilipino ang dapat na suportahan nito dahil tayo naman pong lahat ay naging biktima at apektado ng COVID-19 pandemic. Anumang magagandang gawain o hangarin ng mga mamamayang, mababuting mamamayan, ay talaga pong hindi nagiging maganda ang kinalalabasan kung ito ay pagbigyan ng kulay politika.